Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang hindi na nga daw po kinakaya pa ng Phoenix Suns na manalo nang walang Kevin Durant. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang naibalitang bagong super team ngayong season ng Los Angeles Lakers. Dahil nga po mga katrops, natalo ngayong araw ang Phoenix Suns sa kanilang laban sa New York Knicks sa score na 138-122 ay umabot na nga po sa 5 games ang kanilang kasalukuyang losing streak at bumagsak na rin naman nga po ang kanilang record sa 9 wins at 7 losses bilang top 7 na lamang sa standings ng Western Conference. Napakalayo na nga po ng ibinaba at ibinagsak ng Suns simula na magtamo ng injury at mawala sa kanilang lineup si Kevin Durant. Kahit man nga po gigil na si Devin Booker na pangunahan ang Suns pagdating sa scoring at nag-step up para naman nga po ang iba na lang mga role players gaya na lamang ni Yusuf Nurkic, Tyus Jones at si Royce O'Neal ay kinukulang para naman nga po sila sa kanilang opensa. Sa katunayan, parating nga po silang na-outplayed at na-outscored sa mga unang minuto pa lang ng kanilang mga pagkatalo. Maliban na rin nga po dyan ay hirap para naman nga po sila na makasabay sa mga crucial minutes since masyado nga pong predictable ang galaw at ilang mga plays ng Suns. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang bagong super team ngayong season ng Los Angeles Lakers. Sa unang beses nga po mga katrops na pagkakataon simula taong 2019 to 2020 ay sa wakas, nanatili na nga po ang Lakers ng mas matagal sa standings ng Western Conference matapos magsunod-sunod ang kanilang pagkapanalo. At kabilang nga po sa mga dahilan niyan ay ang pagkakaroon na nga po nila ng mas malalim ng lineup sa dami ng kanilang mga players na nag-step up sa kanilang mga laban. For the first time na rin naman nga po mga katrops ay nagkaroon na rin naman nga daw po sa wakas si LeBron James na isang legit na 3-point shooter na kakampi sa katauhan ni Dalton Kennett na siyang naging difference maker sa kanilang mga nakalipas na laban, kaya hindi na nga po nakapagtataka bakit sunod-sunod na ang kanilang panalo dito. Pero sa kabila nga po ng mas malakas ng lineup ngayon ng Lakers, ay meron para naman nga daw pong isang natitirang butas dito na dapat nga po nalang ayusin para tuluyan na nga po silang makabuo ng isang legit na bagong super team. At ito nga po isa pamamagitan ng pagkuha ng bagong center na tutulong kay Anthony Davis sa tuwing wala ito sa loob ng court. Kita rin naman nga po na hindi nagiging sapat ang depensa ng Lakers sa ilalim ng basket kapag si Christian Coloco lamang ang kanilang ginagamit dito. Kaya suggest nga po ng ilang mga NBA analyst na kunin na nga po nila si Nick Richards mula sa Charlotte Hornets na siyang big man na pinakamadali nga po nilang makukuha gamit si Jalen Hood-Chipino at isang future first round pick. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.